pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Ni Buiko at ito ang Adria Kajet. Ngayong araw, titignan po natin ang pagtatanim ng gidet ampalaya. Ano ba ang pagkakaiba nito sa regular na ampalaya? Kakausapin natin ang isang negosyasyong nagtatanim nito sa pagbabalik po ng Adria Kajet. Nagbabalik po ang Adria Kajet. Ang makakasama natin ngayon ay galing po ng Calasau, Pangasinan. Siya nga po ay former nurse at ngayon po ay nagtatanim ng JDET ang palaya. Siya nga din po ang president ng Pablin 4H Calasau. Kasama po natin si Sir Gerald Kinit. Hello, sir! Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Masantos ya nga rin si Katayun Amin. So ako po si Mr. Gerald L. Kinit, ang president po ng Pinablin 4H Calasau at ang owner po ng Kinit Eco Integrated Farm dito po sa bayan ng Calasau, Pangasinan. Hi, sir! Sir, last time nakausap namin yung isang representative po para sa ano sa buto ng JDET, no? At yes. Ito nga daw po ay bago na variety ng ampalaya. Kaya sinabi namin na gusto namin magkaroon ng mai-interview tungkol dito para din sa ating mga kababayan na maging way itong aming show para sila din ma-encourage na magtanim po ng JDET na ampalaya. Sir, ano ba itong JDET ampalaya? Bilang kayo ay talaga nagtatanim na. At gano'ng katagal na po kayo nagtatanim? Thank you po, ma'am. Itong JDET farm is inumpisahan ko po 3 years ago. However po, nagpa-farming na po ako I think 6 years ago after ko po magkaroon po ng nursing career, nag-shift po ako dito po sa AgriLife and napakaganda po dito sa AgriLife na inumpisahan ko po sa pagbababuyan. However po, during meron pong epidemic nangyari po ng ASF, yung African Swine Fever, na kung saan po nag-stop po kami sa aming livestock at nag-shift po kami sa integrated farming na kung saan pinasok po namin itong pagtatanim po ng ampalaya. So as a young farmer, ang young farmer po kasi napaka-innovative po niyan eh. Naghahanap po ng mga unique, ng mga risk na ng mga bagay na kung saan po na hindi po pangkaraniwan or not ordinary po sa ating market. So introduce po sa akin ng No New Seed Philippines Incorporated itong JDET na sabi po nila is ito daw po yung magiging star po na aming farm. So nag-try ako kasi napaka unique po nung ating JDET at hindi po siya ordinary type ng ampalaya. So wala po akong idea kung paano po yung JDET, kung ano po talaga yun until nakita ko po yung nag-start po ako magtanim. Then nung nagtatanim na po ako, doon ko po nakita kung paano po yung yield at yung pagproproduce po namin ng JDET is napakaganda. Unang-una na po dyan siguro yung sa kanyang weight, napakalaki po talaga ng JDET at napaka-prolific po, napakadami po ng bunga niya compare po sa ating mga ordinary regular po na ampalaya. Higit sa lahat, kasi nagtatanim din po kami after po ng aming pagmamais at pagpapalay. Kaya ho, nagugulay po kami after that. So,
by the month of rainy season is yun po yung in-incorporate po namin. Usually kasi, sabi po kasi nila na bawal po mag-incorporate, bawal po magtanim ng mga ampalaya during rainy season kasi yun po yung medyo mahulumigmig at mahirap po itanim na sa ampalaya. However po, dito po sa ating jaded ampalaya is napaka ano niya, adaptable niya po sa ating environment na kung saan po hindi po siya kinakapitan ng mga bacterial wilt or yung mga minsan kunti lang po yung napiperwisyo po ng ating mga insekto. Kaya napakalaki din po yung yielding at yung production income po namin dito sa jaded ampalaya. Sir, nabanggit mo na yung pagkakaiba no sa pagpo-farm ng regular na ampalaya na nakasanayan na natin at itong jaded na talaga ini-introduce po natin ngayon. Pagdating naman sa lasa, ano ba ang lasa ng jaded? Saka ano pinakaiba doon sa regular na ampalaya na bibili natin sa palengke? I think ito po siguro yung gusto kong ipagmalaki sa JD kasi ito po yung less bitter at minsan po almost not bitter na po talaga eh kapag ano talaga pag maganda po yung pagkakagawa kasi wala po talaga siyang pait na kung saan po most of the ano na kasi most of the conventional ampalaya is kinokondem po ng mga ano ng ating mga public kasi napakapait and most of the people naman kasi it's ayaw po talaga ng mapait na panlasa. So ito kasi yung taste buds friendly po natin na ampalaya na kung saan po usually dati kasi kung nagsasalad kami or gumagawa po kami ng mga produkto galing ampalaya, ginagawa po namin yung is pinapakuluan po namin tapos para matanggal yung pait. Oo po, nilagyan asin tapos pupiga para matanggal po yung pait. However, yung kasi yung ano yung kagawian po natin na nagtatanggal din po ng mga nutrients doon sa ating ampalaya. Kaya po, ito sa JDET kasi talagang hindi mo malalasahan po yung ampalaya. Kaya raw po nating makakain at the same time, nutritious na din po siya. Hindi natin tinatanggal yung kanyang nutritional value. So hindi ibig sabihin na walang pait, bumaba ang nutrition na makukuha natin dito sa JDET? Tama po ma'am. Yun po yung kinagandahan po ng JDET ampalaya for me. Oo, ayan. Kasi marami talaga sa atin, lalo na yung mga bata, hirap natin pakainin ng ampalaya kasi nga mapait. Yes, tama po. So kung itong jaded ang ating ihahain sa kanila, may malaki na ang tendency na kainin ito ng mga bata kasi walang pait. Tama po ma'am. At marami po yung nagko-comment sa amin na hindi po nila gusto talaga ang ampalaya. However, nung nakakain po sila ng jaded ampalaya, doon po nila na ano, nagustuhan yung true value po nung commodity na ampalaya. Opo. Sir, curious na tanong, gano'ng kalaki ba ang taniman natin ang ampalaya dyan sa area? Dito po sa amin, kasi nag-integrated farming po kami. If we say integrated farming, nandyan po yung livestock, nandyan po yung crops, nandyan po yung high value, nandyan po yung mga organic farming po natin. Kung saan po, iba-iba po yung commodity po namin. Dito po sa amin, siguro nakapag-ano po kami ng nasa 1,000 square meters na ampalaya. 1,000 square meters, puro ampalaya lang yun. Yes, ma'am. Oh. That's, yung iba, kasi ito yung lot po namin is almost 4,000 square. I mean, 4 hectares po. So, naglaan lang po kami ng 4,000 dito po sa ating jaded ampalaya. So, yun po kasi yung ano na yan po yung introduction lang po natin and hopefully mas ano po natin mas mabigyan po natin siya ng ano ng mas malaking area dito po sa ating farm na na kung saan po na sana po magkaroon po ng magandang reception sa mas pangmalakihang market kasi ito po sa dito po sa aming bayan nung nagbumunga na po yung aming jaded talaga napakonvensyonal, hindi po pwedeng ibenta po agad sa market eh, kasi hindi talaga nila kilala. So, ang ginawa ko po, ang technique po na ginawa ko, nagkaroon ako ng marketing strategy na kung saan binenta ko sa online. Oh! Yes po. Doon sa online, doon ako nasiyahan kasi po, napakaganda po yung feedback at yung reception po ng mga tao. Kasi napakonvensyonal, sabi nga nila, di ba alam niyo po yung ampalaya na native? Maliit lang po kasi yun eh, na mapait. Eh, parang yun daw po yung tsura niya na extra large. Kaya po, gusto nilang, nagkaroon sila ng
curiosity dun sa Ampalaya. Kaya yun, gusto na ipipm daw nila ako kung paano bumili yung Ampalaya at paano paka-avail yung Ampalaya. Yung iba po naman pong ibang bayo naman po dahil naging curious po sila dun sa Ampalaya, yes, gusto nila is pumunta dun po mismo sa farm para po ano, para po sila mismo yung mag-picture tapos mag-harvest po nung jaded Ampalaya na kung saan para ma-experience po nila yung farm to table na gawain po ito po sa aming community. Oh, which is available sa farm nyo, ginagawa nyo na yun. May pupunta sa inyo at nag-pick and pay. Yes po ma'am. Yun po yung services po ng aming farm, yung pick and pay. From farm to table po na gawain po natin. Oh, parang tama nga yung sinabi ng Nooner Seed na ito magiging star ng inyong farm. Yes po. And I attest po na napaka-star din po ito sa aming farm kasi sa napaka-conventional na din pong appearance at characteristics, ma'am. Mm-hmm. Pero pag-uusapan natin itong farm, paano ba itanim itong jaded? Katulad din ba ito ng mga traditional nating Ampalaya o meron tayong special na treatment para dito? Actually po, sa tagal-tagal na po namin ng pag-Ampalaya, same lang din po siya ng treatment. However, siguro dinagdagan lang po namin ng konting organic practices tulad po yung pag-apply po ng aming mga organic in mga organic foliars at organic compost tulad po ng mga FFJ, FPJ at yung mga vermicast para po mas lumago po yung aming Ampalaya, jaded Ampalaya. Opo. Sir, saan nyo tinatanim? Anong klaseng lupa ba ang kailangan dito ng jaded? Sandy loam, clay loam, anong casting? Ang master niya na dito po sa aming farm, sandy loam po kami. Kaya po maganda po yung suitable po yung ating Ampalaya dito po sa place po namin. Ang Kalasyaw kasi flooded area. However, dito pong jaded is naging sabi ko nga po naging adaptable po sa weather kahit po nababaha minsan is nabubuhay po siya unless dapat lang po ay i-maintain po natin yung kanyang nutrition para po maganda din po yung ating pagtubo po ng ating halaman. At the same time, nandang din po yung pagpupruning po natin, pagbibigay ng tamang fertilizer sa Ampalaya para po ma-achieve po natin yung magandang yield po ng ating jaded Ampalaya. Opo. So sa inyo, ang loob ginagawa nyo, transplant o direct na yung feed dun sa lupa? Sa amin kasi meron kasi akong mini nursery. Mini nursery din ko po tina-transplant na lang po. Mas maganda po kasi na doon para at least makita po na pantay-pantay po yung paglaki ng inyong halaman at mabibilang mo din po at wala po mamimiss na ano na row doon sa pagtatanim po natin. Opo, sir, paano ginagawa nyo? Galing sa feed? Meron kasi kami may mga technique kasi kami ginagawa tulad po ng scarification na tinatawag po nila. Ano tawag doon? Scarification. Scarification, scar. Parang scar mo yung ano, yung ating seeds na kung so, saan po. Ayun po, parang kukuha ko kami ng nipper. Or nail cutter. Tapos yung doon po sa may I think putili doon po ata yung sa may top niya. Ano lang po natin siya, babawasan lang po natin siya. Then, ipapa-soften po natin siya using warm water for almost 3 hours. Na kung saan po, and after that is ilalagay po natin siya sa may wet towel at papatuyuin po natin siya sa ating sa ating room temperature na para po mag-germinate po siya. Mm-hmm. Ang tinatawag po dito sa Pangasinan po namin is yung pagbabasik. Pagbabasik? Babasik po. Pag-germinate po using po ng ano, nung mga condition ng pag ano po namin, pag-scarification at using po nung yung moist environment. Oo, yung sa moist. Sige, baka nilalagay pa sa ref eh. So, hindi ko nabanggitin mo yung ref. Pero hindi pala. Normal po temperature. Opo, dark temperature lang po. Itago lang po natin sa gilid na hindi po siya naaarawan. Mamaintain po natin yung moist po nung dun sa may plastic. So, mga ilang days yun?
Kasi ang ano kasi madali lang kung tumubo ang ano ang palaya. However, pag ginawa po natin yung mga ganung technique is nagkakaroon po siya ng mas mabilisang pag-germinate na umabot po ng mga 2 to 3 days. 2 to 3 days. Then pwede natin ilagay siya doon sa ano, sa ating seedling tray. Oo. Yes, ma'am. Tray. Yan. And then how many days from doon sa seedling tray bago natin siya matransplant? Ang palay kasi madali lang din po. Mga 1 to 2 weeks pwede na po natin siyang i-transplant. Halos 10 days. Yes, ma'am. Paano naman na pagdidilig doon sa seedling? Kailangan ba lagi dinidiligan or hindi naman? During the siblings pa lang ho sila, doon po yung medyo critical. Kaya doon po natin sila kailangan diligan every day. Tapos, pag medyo okay na po sila, doon na po natin sa ilalagyan ng mga organic. After 7 days, pwede na po natin siya lagyan ng mga synthetic or fertilizer or mga organic fertilizer na kung saan po. Palang may mga fertilizer na pala tayo dyan. Yes po, kasi need po nung ating halaman na maging vigor po yung kanilang paglaki. Mas maganda po yung kanilang yung root po at yung kanilang stem para po mas maganda po yung pag-grow po nila at pag-thrive po nung ating halaman. Opo, usually, nilalagay po namin yung ano po ma'am, yung fermented plant juice at yung FFA, yung fish amino acid na kung saan maganda po yan na malakit po yung kanyang nitrogen content. Ano yun, sir? Kayo din gumagawa na itong mga fertilizer natin or binibili natin sa market? Kami na din po gumagawa kasi most of the fertilizer is coming from waste. Yung mga bulok po ng mga putas, yung mga nakikita lang po namin ng mga crawling po dyan, mga kangkong, mga ipil-ipil, yung mga trunk po ng saging. Yan po yung mga ginagawa po namin fertilizer na nakakatulong po sa paglaki ng ating mga punla. Maganda yun, no? Sa kanila, waste na. Ikaw ay kinukuha mo. Nagiging And hoping po mas marami po mag-engage sa ating organic practices kasi ito na rin ay naging law na natin at naging practices na po namin, unti-unti na po namin ginagawa sa farm. Kaya hopefully, marami pong mag-engage sa organic. Yes, yes. Yan din ang kampanya ng aming programa kasi nga, alam naman natin na, at lagi ko sinasabi, no, malaki yung pakinabang natin sa lupa. So tama lang na ibalik natin sa kanila yung nutrition na hindi tayo gumagamit sa mga chemical, diba, yes, na nakakasira sa kanila. Sir, kasi naman, ang itong mga ampalaya ay gumagapang. So kailangan natin ng credit para dito. Anong preparation niyo for the credit? Ang trellis naman po, yung basta sa distance po namin, gagawa po kami ng 0.3 to 0.5 centimeter po yung distancing ng anong trellis. Then, meron naman po kasi nabibili ng mga trellising net through online. Kaya yun na po, yung ginagawa namin. Pero may mga alternative po tayo. Pwede po tayong gumamit ng mga kahoy, ng kawayan. Pwede po tayong gumamit ng mga lubid para po mag-crawl po yung ating mga ating ampalaya. Kasi, pero usually po kasi yung ginagawa namin is during po dun sa stage pa lang po siya ng ano, trellis is parang 1 foot is inanana po namin, pinuprune po namin siya para po sa taas po yung kanyang ano, pag spread out. Hindi po dun sa ano po. Nakita din ako habang tumutubo nga itong mga ampalaya kasi gumagapang mo. Pinuprune nila yung mga nasa side na vine? Yes po, ma'am. Mga side shoots po natin. Side shoots. Gano'ng ka-importante yung pag-prune natin dito? Napaka-importante po kasi yun nga, dun po ang kuha ng rotation sa lupa. Kaya kinakailangan, dun lang po tayo mag-focus sa main po natin. Main po na branch na para po doon po talaga makakuha ng nutrients at mas malalaki po yung ating yield na fruit. And may nakita din ako yung mga dilaw na dahon. Yes, ma'am. Okay. Yes po. Usually po either kulang po sa nutrient or may mga bacteria or virus na po kinakatitan yung mga ampalaya.
Kaya po mas better na tatanggalin po natin 'yon para hindi po makapag-spread out po sa other plants. Marami bang sakit ang ano, ang palaya? Katulad nitong sa atin, gidit ang ating kinakampanya ngayon, no. Marami bang ano, possible na peste or sakit na tatama dito compared dun sa traditional na ampalaya natin? Sa amin naman po, I've encountered dalawang problema. Isang bacterial wilt na kung saan po yung sa may yung sa kanilang leaves is dun po nagdidilaw. And then other one is yung pinaka-problema po namin talaga is yung fruit fly. Fruit fly. Yung po yung ano po, yung po yung insekto na parang bis na umaatake po sa fruit niya, na kung saan doon siya nag-yellow at nabubulok po. Kaya kadalasan nung ginagawa po namin is yung nagbabalot po kami. Pero using the jaded ampalaya ay attest na hindi po siya masyadong na-fruit fly. So hoping na talagang ma-introduce po itong product na po ito sa ating magsasaka, kasi yun po talaga yung pinaka main problem nila, yung fruit fly. Na anong gawin po namin is anong klaseng practices, mahirap talaga siyang tanggalin. So how many days galing na tayo dun? Pag-usapan natin release, pag-usapan na po natin itong mga sakit na pwedeng tumama sa ating ampalaya. How many days bago tayo maka-harvest ng bunga ng ampalaya? Sa fruit kasi po, sa fruit siya, especially po nasa 18 to 20 days po yung ano natin. Pagka mayroon na po siya makikita ang flower. Oh. So, pagka-transplant natin, ang hihintayin natin how many days before flowering? Usually po kasi parang ano po siya eh, nagpa-flower na po siya ng mga 3 months, kaya na po ng 3 months. Oh, 3 months. So, parang sumatotal, ang ating pag-farm ng ampalaya ay aabot lang ng 5 months, tama? Yes, ma'am. Ito bang ano, Jidette, kaya mas mabilis ba na tumubo at magbigay ng bunga kumpara dun sa traditional ampalaya na meron tayo? Upon observation po, yes po, mas madali po siyang tumubo, at the same time mas marami po siyang mapulos na fruit, na kung saan po mas maganda. Usually nga pinuprune na lang po namin yung ibang fruit niya para po mas malaki po yung bubunga nung talagang main branch niya. Maganda ang harvest dito sa Dead. At sige. Yes, sir. Sige, sundan niyo po. Yun nga. Gusto ko sanang isundan ho yung aming technology sa aming club. Okay na po ba? Hindi ko na siya iyan. Magbe-break tayo, pero pwede natin yung pag-usapan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Gerald. Hi, Sir Gerald. Hello po. Sir, kanina meron tayong patuloy natin pinag-uusapan tungkol dito sa Jidette Ampalaya. So, bago tayo pumunta doon sa grupo mo, magtatanong muna ko, how to harvest ba itong Jidette Ampalaya? May tamang oras ba dito? Usually po, ang pag-harvest po namin is tinatapat din po namin sa pag-market din po dito sa ating bayan. So, usually po, ginagawa po namin ito is bandang hapon, na kung saan after po namin siyang gumagamit po kami ng sisword para po hindi po masaktan yung pag-harvest po ng aming plants. At the same time, doon din po namin siya sinisword at nagpagay po sa magandang packaging. Usually sa packaging po namin, para po hindi siya magkaroon ng damage at ma-abrase po yung mga edges niya, ay nilagay po namin siya sa kahon at para hindi po siya Yes po, or yung quality bag. Diba, malaki? Yes ma'am. Nakakahon. Yes ma'am. Or pwede naman po namin siyang ilagay ma'am sa
polyethylene bag. Basta ano po lang, hindi siya mag-moist. Kasi pag nasa plastic po siya, minsan nag-moist po siya. Na kung saan mas madali po siyang maluto. Lalo na pag mainit. Kaya yun po yung mga practices po namin dito sa my farm. Sa pag-harvest po nitong jaded ampalaya. Okay. Ngayon, pag-usapan natin. Kasi kanina na-share mo, nagsimula ka, binibenta mo to online. Ngayon ba, kilala na ba ng mga tao ang jaded ampalaya sa public market? Medyo hindi pa natin na-introduce masyado yung jaded sa ating public market. However, maganda ang reception po nito kung sakaling mayroon po kami mga ginagawa mga trade fair, mayroon po mga yung mga ating mga sa mga malls na pag nagbenta po kami doon, kasi meron po kami dating mga kaanit kadiwa ng DA na kung saan po doon po namin binibenta yung aming mga fresh produce. At the same time, meron din pong farmers parang stall po dito sa aming bayan na kung saan po doon namin po siya dinidisplay. At maganda naman po yung ating reception. Yun nga po, dito lang po sa aming locality is medyo naubos na itong naubos agad yung ating jaded. Kasi usually kasi meron na po talagang mga avid customers na po tayo, especially yung mga matatanda na meron po mga sakit po sa diabetes, is ito na din nagiging regular po nila na kinakain at nagiging ano na po nila, regular din po customer po sa pagbili po nitong jaded ampalaya. Oh, so magkano naman ang jaded ampalaya per kilo? During that time kasi medyo mas mataas siya sa ating regular na ampalaya. Kasi dati ang ampalaya po namin is 50. So dinadagdag lang po namin ng mga 20 pesos po. Nagiging 70 pesos po yung aming jaded ampalaya. So napaka kung sa pupututusin nasa ano siya, nasa magandang value na po siya na ng pagbebenta. At the same time same lang po yung pag-aalaga compare po sa ating regular na ampalaya. Oo. Same yung pag-aalaga, pero yung investment ba, same din? Actually, same lang din po siya. Wala na, yes. Yung kung seed po yung bibili natin is medyo kukunti lang po yung seed na mabibili natin compare sa regular seed. However, kung bibili po tayo ng mga seedlings ng regular, is mas maganda kung tayo na lang po yung mag-seeds na makakasulit din po tayo sa ating pag- parang same lang din po yung magiging price mo natin sa ating jaded ampalaya. Oh, kaya bang sinasabi mo na katulad mo, ikaw nagsimula ka sa seed, di ba? Yes, ma'am. And then ngayon na meron ka ng mga na-produce na bunga, ito na yung kinukuhaan mo ng seed. Hindi siya advisable kasi po yung ating jaded ampalaya is a hybrid hybrid seed. So it means na hindi po siya pwedeng pwede po siyang itanim ulit. However, hindi po natin siya, hindi natin makukuha yung high yield niya, yung characteristic niya talagang maganda. Compare po, pagbibili po tayo ng ating seeds talaga sa ating itong jaded seed sa ating seed company. Opo. So parang, ang in-advise mo is yung seedlings na, hindi na yung pagbibili. Tama ba? Advice ko po na kung sakaling is hindi po pwede siyang kapag hybrid seed po ma'am, hindi siya pwedeng iulit po yung ibuto yung ating ating na-harvest po dun sa ating hybrid seed. Kasi hindi siya yung magiging characteristic pag bumunga ulit. So much better na bumili na lang po tayo ng mga seed sa seed company dahil alam po natin na yun po ay dumaan talaga sa kanilang research at mas maganda po yung pag yung sa genomes niya, yung pag ano po ng genes ng ating mga halaman. Ayun. Okay. Tama yan. So, kailangan natin lagi parang bagong seed from the seed company. Yes, tama ma'am. Yes. With regards po yung sinabi nyo kanina ma'am, mas yung price po nung kumag-seedling kasi usually po kasi yung mga iba bumibili na po ng seedlings yung malaki na. Kaya naman nating mag-seed kasi ang germination rate naman po ng ating jaded seed is mas malaki. Kaya hindi din po kayo malulugi kung sakaling bumili kayo ng jaded seed na kukunti po yung seeds. Dahil alam naman po natin na ma'am na ganun din po yung maging germination, mas parami din po ma'am.
Maghintay lang tayo ng konting panahon para po tumubo. Ayun. Ayan, clear na ha. Naklaro na natin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Sir, kayo ay president ng Pablin 4-H Kalasyaw. Ano po ba itong grupo na ito? Ang Pinablin 4-H Kalasyaw ay isa pong samahan ng mga kabataang magsaka dito po sa aming bayan ng Kalasyaw. Actually, ito po ay isang internationally na organization at meron din po dito sa Pilipinas at meron din po dito sa aming bayan at probinsya na kung saan po nililinang po ang interes ng kabataan sa agrikultura at sa livelihood project, through livelihood project at farming. So, ang 4-H po stands for Head, Heart, Hands, Health, na kung saan po yung po dinedevelop po holistically ang kabataan sa kanilang pagdevelop po at ang pag-engage po sa agriculture. So, marami na po kaming naging projects at marami na din po kaming nakuha pagkilala sa iba't ibang parangal dito po sa Pilipinas dahil din po sa pag-introduce po namin ng aming mga kakayahan sa paggamit po ng agrikultura. So, dito po sa bayan po ng Kalasyaw is meron na po kaming 10 active barangay at 4 na in school. At meron na din po kaming almost 800 members na nag-engage po sa farming at livelihood projects po nila. Wow! Malaki na pala ang grupo na to. Yes, ma'am. At nabanggit mo, meron kong ginagawa na pinakbet chip. Yes, ma'am. Itong pinakbet chips is innovative product po na invento po na aming club na kung saan po nagtumutulong sa oversupply ng ating nito po sa ng mga gulay dito po sa ating pamayanan. So, one of the great advantage po nung JDETS Palaya, as sinasabi ko nga po, is medyo less bitter po siya, kaya maganda po siyang gawing chips. Kasi po, during our formulation nung aming pinakbet chips, is ang nangyayari is nung finormulate po namin itong pinakbet chips, is alam naman po natin na ang palay is medyo bitter siya, na kung saan may instance po na umahalo po yung pait niya dun sa other commodities dun sa aming pinakbet chips. Kaya kumanap po kami ng mga kulay na less po bitter at non-nutritious naman po. Kaya in-incorporate po namin itong JDET Ampalaya. At maganda naman po yung maganda naman po yung result na kung saan mas nutritious din po at na-maintain din po namin yung combination ng mga flavors ng pinakbet. Yes, hopefully hindi ako sa kadala kasi hopefully mabigyan ko po kayo ng pinakbet chips po namin, ma'am. Ayun yung tatanong ko, saan ba available to? Available po yung pinakbet chips po namin dito po sa aming 4-H Hub, dito po sa aming 4-H Office. Kung gusto niyo po magpa-reserve, pwede na po message through our Facebook, Clover Kalasyaw, at ipapadala po namin sa inyo nationwide. Inintroduce na po namin ito through nationwide kasi feeling po namin ito po yung magsasolve din po sa ating mga overproduction. Oo. At post-harvest po na ma-reduce po natin post-harvest problems po natin. Tama. Kasi meron mga panahon talaga na nasasayang yung ating mga atanim dahil sobra-sobra, di ba? Meron nga tayo nakikita na nagkakabulok na sa kalsada or minsan mismo doon sa pinagtataniman. Pero maganda na ito yung naisipan nyo na gumawa kayo ng byproduct katulad na itong pinakbet chip. Nagdadagdagan din yung value, di ba? Yes, so, magkano ang presyo na itong pinakbet chip naman? Ang 100 grams po ng pinakbet chips is nakakalaga lamang po sa 75 pesos. At yung 50 grams po namin is nakakalaga po ng 45 pesos. At natrimit ka din po siya. Oo. Tapos yung kinikita dito ay napupunta budget ng pinabling. Yes, ma'am. Na budget po ng pinabling. At the same time, yung binabayaran po namin yung mga school youth po namin para po mayroon din po silang income sa kanilang sa kanila, at the same time yung mga kumapasok po para meron din po silang baon sa kanilang eskwela. Ayun.
O hindi lang na solusyonan ang ating pagkabulok ng mga bunga ng ating mga paladin. Meron pa tayong mga na-sponsoran ng mga estudyante at iba pang mga parang nagkaroon tayo ng livelihood program because of this accident. Yes, ma'am. Ayun. Ayun ang maganda. Nakakatulong tayo hindi lang sa atin, hindi lang sa tintahanan, hindi lang sa ating kapitbahay, kundi yung buong community na tutulungan natin. Yes, ayan. So, ang ganda ng ating usapan ngayon, nakaka-good vibe. Sir Gerald, maraming salamat po. Salamat po. And hoping na makapasal po kayo sa Bayan ng Kalasaw. At kapag Opo, sana makabalik kami dyan sa Pangasinan at napakaganda po. Puro dagat yung nakita namin nila sa Ricky, no? At ang ating mga crew dyan sa inyong lugar. Napakaganda ng inyong lugar. At sana nga po, baka next year, makabalik tayo ulit dyan. Gusto ko din po yung Kalasaw, Puto. Yes, ma'am. Hoping na ma-feature din po ang Kalasaw Puto dito sa aming bayan. Ayan. So, maraming salamat po ulit. At sa ating mga... Yes po, at sa ating mga kababayan, mga kaagrikultura, isang kaalaman na naman po ang ating natuklasan tungkol po sa ibang klase ng ampalaya. Na siguradong pati ang mga bata ay magugustuhan dahil ito ay hindi kasing pait ng normal na variety ng ampalaya. Maraming salamat po ulit, Sir Gerald. At hanggang sa muli, ito po ang Agria Fajardo. Agria Fajardo.